Mga bossing, magandang araw sa inyo. Okay, meron tayo dito na Mazda. Ang Mazda natin ay galing pang, saan nga tayo galing, madam? Marilao, Bulacan po. Marilao, Bulacan yon. Si Ma'am Gladys, tama? Apo. Ayun, si Ma'am Gladys. Shoutout kay Ma'am Gladys, oh. Ayun, oh. Ang issue ng ating Mazda, mga bossing, sabi ni Ma'am Gladys, nawala yung free yun niya, mga 1 month ago na ata, no? So, pero hindi pa niya napapacheck, hindi pa niya napapakargahan, etc. So, ang issue ng mga bossing ito, yun nga, nakita namin, wala nang load ng free yun. Okay? Tapos, tinesting namin yung ating leak. Nilagyan natin ng, syempre, ng nitrogen. Yun naman ang procedure na ginagawa natin sa ating mga walang freon. So, naglagay kami ng hangin. Wala namang madetect na leak. Pero, nung tinanggal namin yung ating adapter doon sa ating charging valve, mga bossing, nandito lang naman yung leak na nakita namin. So, palagay ko baka ito lang. Ayan, mga boss. Oh. Sa sobrang lakas, hindi maano eh. Ayan, oh. Lumulobo eh. Oh. Yan, lakas oh. Okay mga bossing, yun lang naman. May mga pito po kasi yan sa loob. So siguro ngalay na yung pinakang spring ng ating pito. Tapos yung o-ring doon, medyo gastado na. Kaya hindi na niya mahawakan yung pressure na siyempre nadala-dala niya. So dalawa yan, ito yung high side natin, ito yung ating low side. So papapalitan na natin ang dalawa. Kasi baka mamaya, palitan lang natin tong isa. Ito naman ang bumigay. Tapos mga bossing, ang isang leak po, hindi sabay-sabay lalabas yan. So kailangan muna nating masilid tong isang malakas na to, o mapalitan muna o mapix muna natin to bago natin ma-detect na kung meron pa sa ibang system. Pero niloloko ko nga si Ma'am Gladys para lang sa pito, napunta pa siya rito sa atin, no? Pero kagaya ng sinasabi niya, kahit papano naman, nakitaan tayo ng konting tiwala kaya dito na pinadala sa atin o dito niya dinala, no? Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kliyente na mga nagtitiwala sa atin, mga bossing. At dito naman, hindi naman namin kayo bibigoyin, no? Kung ano yung talagang problema, yun ang pag-uusapan natin at kung ano makakatulong sa problema. Kaya nagpapasalamat tayo kay Ma'am Gladys, oh. Ma'am, salamat na marami sa inyo. Okay, mga bossing, yun muna ang gagawin natin. Tapos pag napalitan natin yan, itrace ulit natin kung may makikita tayong leak. Okay? Ito yung pinakang pito natin, mga bossing, oh. Ito lang ang problema nung aircon ni Ma'am Gladys, no? So napakalaking ano, no? Magkano lang 'to, mga bossing, ha? Pero pagka nagkaroon ng issue, release lahat ng preo natin, no? Ayun yung problema lang sa kanyang aircon. Ano na 'to, mga bossing, eh? May spring kasi dapat 'to, eh, kaso wala na. Siguro kalalagay ng kalalagay ng ating gauge. Natutulak kaya nangalay na at nasira na. Ayun. Napalitan na natin, mga boss, yung ating charging valve, yung pito natin, no? So ito na, wala na tayong leak na nakikita rito. So kanina kasi talaga sobrang lakas nung lumalabas na pressure dito, no? Meron siyang nilagay yung ating kasama na 250 PSI. So dahil wala na rito, mga bossing, ilalagay na natin ulit yung ating gauge para makita naman natin kung bababa pa siya, no? Kasi hindi naman to makikita ng nakasalpa kasi yung ating adapter na yan, yung ating gauge, no? So ngayon wala na rito. Ibabalik natin siya tapos o-obserbahan natin yung pressure na kung ano yung nilagay natin kung magbabawas. Kasi kahit wala na po yan dito at wala na rin dito, kung meron naman sa loob na leak o doon sa ating evaporator, sasabihin ng gauge sa atin, no? Basta matino yung ating gauge, mga bossing, ha? Matino ba to? Ayan, mga bossing, ibakabit natin ulit to para malaman natin kung bababa pa yung pressure natin mamaya. Mga bossing, total nandito na rin lang naman si Ma'am Gladys, no? Pina-check na rin natin yung cabin filter at papasilip na rin natin yung ating evaporator doon sa ating camera, no? Para makita natin kung very good pa ba yung kanyang evaporator. Pero dito pa lang sa cabin filter natin, mga bossing, ayan, no? Yung mga isang taon na rin daw yata ito nung pinalitan. Pero madumi na. So itong ganitong kadumi, mga bossing, yung ating speed ng ating hangin, mga boss, hindi na yan makakakuha na mas maganda. Okay, so malamang yung number 1 mo, nagna-number 2 ka na, at yung number 2 mo, baka nagna-number 3 ka na. Kasi nga, nasasakal na ng cabin filter natin yung ating suction ng blower motor. So maganda na yung mga check natin, yung mga pwede pang check-upin para kung maisabay na, tirayan natin. Huwag lang yung malalang problema, mga bossing, ha. Huwag kaya nung ating leak, kung yan lang talaga, di very good yan. Klase na may ilaw na yun. May sariling buhay. Okay. Ang bossing, ito yung evaporator ni Ma'am Gladys, no? So very good pa naman base dun sa sinasabi ng ating camera. So hindi lang makita ng maayos dun sa ating video, pero
good pa naman, malinis naman. So hindi na muna natin siya papakailaman ng mga bossing. Kasi kung nandun lang naman ang leak talaga sa ating charging bulb, eh very good pa yan. Pero kung halimbawa magkakaroon ng pagkawala ulit ng free yun mga bossing at walang madidetect sa labas, isa yan si evaporator ang kailangan nating ibaba, no? Pero sa ngayon, wala naman. At naglagay na rin tayo ng pressure mga bossing. Tingnan natin, obserbahan natin to. Meron tayong 250 PSI nasa pagitan ng 0 at saka ng 5. So obserbahan natin to mga 10 minuto. Tingnan natin kung magbabago siya. Pagka wala, yan yung sinasabi ng ating gauge na wala nang leak yung ating system, no? Eto na mga boss, hindi talaga nagbago yung ating pressure, oh. Same pa rin ng ating nakita kanina, no? So very good naman. So papabakyum na natin yan para ma-reload na natin yung freon niya. Mga bossing, ah, karga ng freon niya. Huwag na kayong magkakamali, andyan nakalagay na, oh. So yan ang susundin nating load ng freon natin mamaya. Okay, mga bossing, naka-vacuum na tayo, naglo-load na tayo ng freon. So meron na tayong low side natin, mga 35, high side natin, walang 175 mga bossing. Kulang pa ako ng load ng freon. So kakarga muna tayo. Gumagana naman mga bossing, pan. Gumagana naman yung mga pan niya. Titignan na lang natin mamaya kung mag-high speed pa ba ito. Kasi sa ngayon mga bossing, naka-low speed lang yung mga pan. Mga bossing, ito yung reading natin, no? Medyo mataas konti yung high side, nasa 225. Pero ang maganda naman dyan, pag umangat pa doon, nagkakaroon na ng high speed yung ating pan. So bumababa na siya ng 200, no? Tapos ang low side natin mababa sa mga 41 siguro mga bossing. May lamig na rin naman. Parang ilan ba yan? Yung gauge, ha? Baka ma... Okay. Mga bossing, may 5.5 na, no? Oh, tama naman yung sabi ni Ma'am Gladys na malamig naman dati. Nawala lang talaga yung ating refrigerant, kaya nawala yung lamig, no? So good naman. 5.5 dito sa ating thermometer. Tapos ang gawin natin, palinis natin yung ating condenser sa labas, no? Okay, so very good na to. At wala naman tayong ibang nakita mga bossing, kaya wala tayong ibang sinuggest na kailangang ibaba maliban doon sa aming filter. Okay. Mga boss, nilinisan natin yung condenser. Nung nalinisan natin yung condenser, mas bumaba. Siyempre, ayan, nag-automatic na rin siya, no? So, nakabuelo na siya ngayon, pero medyo basa pa ang condenser natin. Kaya mababa rin yung ating high side, no? Pero very good naman, ha? Tsaka nakakuha na tayo ng maayos na lamig. Oh, yun lang, papa-obserbahan na lang natin to kay Ma'am Gladys, no? Para malaman natin kung magbabawas pa ba o mawawala pa ba yung refrigerant natin. Okay, mga bossing, cabin filter niya, pinapalitan na natin ng bago para sigurado. At least, bago na yung cabin filter ulit. Kasi napaka-importante ng cabin filter mga bossing para yung duminga, mablock ng cabin filter natin bago pumasok ng ating evaporator syempre. Okay, ayan na yun, no? Okay mga bossing, okay na yung master ni Ma'am Gladys. At syempre, salamat ulit. Ma'am, salamat mo ng marami. Ayun, salamat sa pagdayo sa amin, salamat din sa tiwala. Ayun lang mga bossing, ha. Salamat ng marami din sa inyo. At syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.